Hello guys, good morning. Tarong buntaga guys, na ako'y gunit na side cutter. Side cutter ang tawag dito guys. Kasi gagamitin ko ito sa pang bunot ng... Hindi, ito pala bubunotin ko guys. Ayan guys oh. Meron tayong scenario rito guys. Ayan. Bunotin muna natin ito guys. Kasi pag hindi natin ito binunot, mahaba-haba pala ito. Ako, number 3. Kasi pag hindi natin niya binunot guys, habang tinatanggal natin yung tube dyan sa loob ng lakring type na gulong, pwede mahiwa yung tube niya. So, stay tuned guys. Mag-vulcanize tayo dito. Okay guys, i-demo ko sa inyo ngayon kung paano magtanggal ng lakring type na gulong. Ang size ng gulong na ito guys is 7.50x15 light truck. Wheel ply siya guys. Saan yung wheel ply niya dito? Ayan, 14 ply. Ito yung tire index niya guys. Importante yung tire index. Meron ito, ito yung load rinse niya. 121L. Tube type po siya guys. Max load niya guys is 3,195. Yung capacity ng hangin niya na PSI is ano lang 6.5 bar nasa 94 PSI yan. So, ang brand nito guys is extra miler na Swallow. Medyo yung Swallow, medyo madalang na lang nakikita ko dito sa mga truck na yan. Hindi na kayo siya uso ngayon. Kasi may mga bagong brand na ng gulong na lumabas. Okay guys, i-demo ko sa inyo. Ipapakita ko kung paano magtanggal ito. Una guys, tatanggalin ito una yung lock ring. Pamamagitan ng, yan, ito yung silsil. Tsaka ito yung pry bar. Papaluin natin yan ng maso at saka silsil para ma-depart yung lock dito sa tire. Okay, stay tuned guys. Okay, first, tanggalin natin gamit ng pananggal ng bulb ito. Tanggalin natin yung bulb niya. Yan, tanggal na yung bulb, air bulb. Tapos, papaluin na natin siya ng silsil. Gagamit tayo nito guys para tanggalin yung lock ng ring. Lalapit ko yung camera doon sa ano, sa lock. Tulis pala dito. Taran. Ah, pala ipalusot niya. Malay ba natin? Okay. Kamay po ta. Kayong katakakla. Kamay po. Kamay po. Kamay po. Kamay po. So, pangkalihan ba niba? Ang taro ba may... Okay, guys. Na... Wala, gyan. Nasambat lang yun, guys. Ano, gyan na. Live ba na? Live.
Dayon nga pundas pag-uswa, guys. Yan, natanggal lang rin, guys. Wala lang, lapot lang kayo kung dugo. Ata lang, wala niyo kung dugo, ano? Si tawa ka niya? Kalgadog. Kalgadog tanduhin. Bantay na babae. Okay, wala. Guys, mao niya buslot atong pantahan. Atong markahan ug tagam. Tagam. Ngayon, tinanggal natin yung hangin para itong butas na yan ibabuffing natin, tapos lalagyan natin ng gum, ng rubber gum, tapos lulutuin natin dito sa plancha. So magkakat ako ng gum na sakto lang sa laki ng butas, hindi masyadong malaki, pero mas maganda pag mga ganitong klaseng tube, malaki. Malaki talaga yung gum dapat na ilalagay. Ayan. Para mas matibay. So, habang nililinis itong tube, papainitin muna natin itong plancha. Huwag yun i-upload niya sa YouTube na ko. Brass channel. Brass? Yan!
cameraman, director, kikay. Yan, naluto na. Nilalagyan natin ng hangin. Okay. Bago siya mag-max ng inflation niya, kailangan itong ring nasa under 30 PSI, kailangan i-press talaga siya para iwas putok sa gulong. Baka sumabog, umilapon yung ring. Dami nang na-disgrace niya niya. Ngayon, nilalagyan natin siya ng hangin. Nasa 75 PSI. 75 PSI lang muna ilalagay natin. Okay guys, patapos na po tayo sa ginagawa natin na demounting and mounting ng lock ring type ng gulong. Kung may mga katanungan pa kayo guys na ipapagawa mga tungkol sa gulong, mag-comment lang kayo dyan sa description sa baba. Tapos, ang dami ko pang tatapusing trabaho guys. May binubulkanize pa ako mga motor. Dito may bunggo, motor pa. So, hanggang dito na lang yung video natin. Tatapusin ko na lang itong lock ring type. Saka sa susunod na video na tayo magkikita guys.
kasi wala akong kasama ngayon, busy ako guys. Yan, i-check natin yung pressure. Magkano? Nasa 60 PSI pa lang siya. Dati ito guys, relo. Ginawa kong gigs. Joke lang. Masipti ito guys kasi accurate yung ano niya. Ilan angin boss? 60 lang. 70. Ganyan natin yung bulb. Okay, clear. Yan, tapos na tayo. Ya boss, salamat kay boss. Okay, load na siya, nilakaw na. Bye yung truck. Okay, bye guys. Hanggang sa susunod na video. Kita kids.